Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Roque, sa iyong pagpakilala sa akin. At maraming salamat din, Ambassador Villamor, sa iyong welcome remarks kanina. At kasama naman natin ang ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan sa ating delegasyon. Babanggitin ko yung mga nandito sa entablado natin. Unang-una, siyempre, yung ating Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Bert Romulo, ang boss ni Ambassador Villamor. Katabi naman ni Secretary Romulo ay si Secretary of Trade and Industry, Peter Favila. At katabi niya, ang Secretary of Agriculture, Secretary Arty Yap. At nandito rin ang ating Secretary of Agrarian Reform, Secretary Nasser Pangandaman. Two presidents have appointed Muslims to full cabinet positions. President Diosdado Macapagal and President Gloria Macapagal Arroyo. Well, kilala ninyo si Secretary Roque, siya nga nagpakilala sa akin. At ang katabi naman niya, ang ating press secretary, Secretary Serge Remonde. At gusto namin batiin, kaming lahat, binabati namin, kayong lahat, mga leaders ng Filipino community dito sa Eastern Province. Si Mary Jane Tupas, congratulations! At yung ating ibang mga leaders ng Filipino community at yung mga bagong bayani awardees natin. At yung ating mga ang gagaling kumanta na mga kabataan ng Filipino community. Gusto namin makilala mga magulang ninyo mamaya dahil ang galing-galing ninyo, we want to congratulate them also aside from you. At sa inyong lahat, dahil ngayon ang Eid al-Fitr, Eid Mubarak. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ding kabaling kong kapapangan, dakala salamat kay pamanyatang niyo. Oy, karakalyo. Sa mga taga-Bisayas ug Mindanao, daghan salamat sa pag-anhi. Kakabsat kay Cagayem na imbag nga Rubio amin. Talagang ansaya-saya namin, ansaya-saya ko na makapunta muli dito sa Eastern Region. Hindi ko akalain na gaya na sinabi ni Mary Jane, ako pala ang pangulo na kapagbisita dito sa inyo. At 2 times pa. At iniisip ko natural lang yun. Kasi kung sinasabi natin na pinakamalaking overseas Filipino worker community ang Saudi Arabia, eh 1/3 yun ay nandito sa Eastern Province. 400,000 kayo. Sabi nga ni Ambassador Villamor, and growing. Naalala ko nung akong huling magbisita dito sa Damam. Yung isang linalakad ko, ay magkaroon pa ng mga Filipino worker doon sa pagtayo nila ng Jubail 2. At mukhang natupad kay lumaki ang Filipino, mas lalong lumaki pa ang Filipino community dito. Itong biyahe dito, as I said, it's always a pleasure to visit the Filipino community in the Kingdom of Saudi Arabia and here in the Eastern Province. Our trip here ay importanteng bahagi ng ating pangkalahatang strategiya to engage the global community sa kinabubuti ng ating ekonomiya, sa kinabubuti ninyo ang ating overseas Filipino workers, at sa ikinabubuti ng ating national security. Yung national security, malaki ang tulong ng Saudi Arabia sa pagkamit natin ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Dahil siya ang leader ng mga
bansang Muslim ang laki ng impluensya ng Saudi Arabia sa pananaw ng iba pang mga bansang Muslim. At patagal na nang tumutulong sa atin ang Saudi Arabia upang tuloy-tuloy ang papagpapatupad ng ceasefire agreement sa Mindanao. Malaki rin ang tulong niya sa paghimok sa mga rebelding grupo na bumalik sa negosyasyon. Meron silang itinalagang Saudi fund noong hindi pa ako pangulo para sa mga proyekto natin para sa kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ang ating administrasyon ang nakagamit noon at nasa, di ba, isa sa malaking proyekto nila yung kalsada doon sa Camp Abu Bakar. Na yung Camp Abu Bakar, yun ang kampo noon ng MILF. Nung nagkaroon na tayo ng usapang kapayapaan, nagtayo tayo ng magandang kalsada doon at founded by the Saudi Fund. At isa pa, binabanggitin na sir doon sa kanyang probinsya, yung Lake Lanao. Yung pali kasi, naalala ko yung tatay ko, sabi niya yung Lake Lanao is mas maganda pa kaysa sa Lake Geneva. At isang proyekto niya ay gumawa ng kalsadang paikot sa Lake Lanao. Pero inumpisahan niya yun, ngayon ay natatapos natin sa pamamagitan din ng Saudi Fund. Lahat ito ay tulong. Lahat ito ay tulong para sa ating kapayapaan sa Mindanao. Tungkol naman sa inyo, proteksyon ng ating mga overseas Filipino. Kaya nga ako nagbibisita para makita inyong mga adhikain, inyong mga hinaing. At kanina yung dalawang resolution na natanggap ko